Puerto Princesa, Palawan. Sir, sigaw ng mga residente at inilapit na sa Tutok Tulfo Reload. Ang layo-layo namin dyan sa Palawan. Dito po kami sa Maynila, sa Visayas Avenue. Nakarating ang sumbong na yung residential area po dyan sa Bangkaw-Bangkaw, Palawan. Maganda itong Bangkaw-Bangkaw. Malapit sa beach ito. Aba! Diyos mio! Ginawa mong container yard. Bawal yan. Moreta Container Yard. Ayan o, yan yung itsura. Diyos ko po. Oh. Sus naman, Panginoong Conveyor ka. Tinamaan ka ng tigidig. Kita mo mga katabi niya, munting paraiso. Tapos lalagyan mo ng container yard, dyan dumadaan yung mga truck. Paano pag nasagasaan yung mga bata ng truck? Magkano ba ang dahilan dito, Mayor, at binuksan mo? Ginawa mo container yard yung lugar na yan. Isa ka pang dagdag problema sa bayan na ito. Siguro ko ang ka-liberal ka siguro. Mahina mag-isip ito mga liberal. Eh, tama sa kukot. At finally, bayan! Alright, tuloy-tuloy tayo. Bayan, oras 10:26 ng umaga. Unahin na po natin itong reklamo ng mga residente ng Puerto Princesa City dyan sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Alam ko itong lugar na ito. Why? Eh dito po ako lumaki sa Puerto Princesa. Dyan po ako nag-elementarya. Dyan po ako nag-high school. At nag-first year college pa. Isang taon. Kaya kabisado ko yung pasikot-sikot dyan. Nasa linya po si Ma'am Sofia Ramirez, isa sa mga residente. Magandang umaga, Ma'am Sofia. Ma'am, good morning. Naputol. Eh dito no, tayo. Cambio tayo. Kay Ma'am Esperanza Buti Cofer, isa siya sa may-ari ng Munting Paraiso Hotel. Ma'am Esperanza, good morning. Good morning po. Opo, si Erwin Tulfo po ito, ma'am. Live na live po tayo sa Radyo Pilipinas. I'm sure nakasimulcast po kami dyan sa Radyo Pilipinas sa Palawan. Live din po tayo sa Facebook and sa YouTube channel. Ma'am, nakarating po sa akin ang reklamo dyan daw sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Nagbukas dyan yung Moreta Container Yard. Eh, ang lugar na yan, residential area at commercial area po pwede, pero not industrial. Is this correct, Ma'am Esperanza? Opo, opo. Okay. Kailan po nag-umpisa yung container yard ninyo dyan? 3 years ago. Okay. 3 years ago. Kayo po ba ay kinonsulta ng local government o ng barangay captain dyan na magbubukas dito ng container yard? Ang container po kasi considered industrial business po yan. Kayo po ba'y kinonsulta yung mga ika nga, mga concerned residents, mga businesses, madam? Wala po, wala. Hindi rin. Ngayon, dahil po dyan, nagkakabitak-bitak na hura yata ang kalsada dyan sa inyong barangay. Dahil ay, sa mga totoo po yan. Oo. Opo, opo. Ano pa po yung ibang reklamo nyo? Ingay siguro, kahit gabi ano, nagbabagsakan ingay sila ng container. Opo, exactly. Okay. Naiparating nyo na ba kay, sa magaling ninyong mayor dyan, si Mayor Byron, itong problema na ito? Na ireklamo na po namin once yan, pero dito lang sa barangay. Tapos medyo na less down yung ingay, pero ganun pa din. At saka syempre yung alikabok niyan, pag nagpupukpok sila ng mga containers nila, pag may nire-repair, maingay talaga. At saka, nakapunta na po ako dyan, ma'am. You don't have to tell me. Residential po yan, tahimik po na lugar yan. Ay, commercial din, may mga hotel. Opo, pero opo, opo. Dapat ho yan, wala dyan. Dapat pag container, dapat ito doon sa kabundukan ho, dapat nilalagay ito. Siguro doon sa... pwede ito doon sa kabundukan ng papunta sa mga Brooks Point na siguro. Ano? Sa mga bahili, pwede ito. Pero wag naman dyan sa lungsod. Ano po? Opo. Oo. Kaya nga po, pangalawang ano na po namin to, petition sana. Kaya lang... Ay, hayaan nyo. Tatawagan ko po ang DILG. Hindi ngayon ho, nilapit ninyo sa Tutok Tulfo Reload. Hindi ho ko papabayaan ito. Ako mismo ho, ang tatawag sa DILG para obligahin si Mayor na ipasara itong negosyo na ito. Maraming salamat po. Ay, wag muna kayo magpasalamat. Nandiyan na ba si Chairman? Okay. Masandali lang, Ma'am Esperanza. Chairman Gay June Dangan, magandang umaga.
Magandang umaga po. Si Erwin Tulfo ito, live ho tayo sa Radyo Pilipinas Nationwide, live ho tayo sa Facebook at YouTube channel. Chairman, anong plano ninyo dito sa Moreta Container Yard? Mukhang namamali po yata ang zoning na ito, sir. Mukhang iyang lugar mo, residential at business, commercial ho yan, pero not industrial area, chairman. Yes, sir. Okay. Anong plan mo dito? Okay, opo. Nagkaroon po sila ng legal battle with the city government. Yung Moreta po at saka yung city government po natin dito sa Puerto Princesa. Oh. Nagkaroon po sila ng legal opinion yung city government na sinasabi nila, once and for all, dapat hindi po na-issuehan ng city government. Bakit po yung barangay? Huwag po yung barangay sana. Okay. Bakit po na-issuehan ng city government? So, sandali na, sir. So, wala na sa jurisdiction. Are you saying na wala na sa jurisdiction mo yung pag-i-issue ng business permit dito ng city government? Tama? Yes, sir. Yes, sir. Yes, so, sir. Kung mayroon tayong sisisihin, dapat yung local government na. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Yung BP, yung... Nasa kanila na po yung authority na mag-issue. Kasi nga po, word, mayor's permit. Hindi po yung barangay permit. That's tama. Mayor's permit. Pero hindi mo na-issue ito ng barangay permit, ha? Meron, sir. May na-issue kaming barangay permit. So, ganito, sir. Once nang kapag-issue kami ng barangay permit, yun na nga po, sir. May city pa po na mag-scrutinize ng mga papers. May dadaanan po silang DCFC. Yung DCFC po na ito yung committee na tumitingin na akma ba ang negosyo na ito sa lugar na ito. Chairman, so, kung nagkamali po kami ng pag-issue ng barangay permit, sana po hindi inisuhan ng city government ng mayor's permit. Chairman, isa po sa mga requirement ng pag-i-issue daw, sabi ng zoning department ninyo dyan, isa sa mga requirement para mabigyan sila ng permit ng City Hall ay kapag nabigyan sila ng barangay permit. Entonces, yes, sir, may binuo naman po yung city government na DCFC. Sila po yung titingin doon po sa mga okay. sa mga na-issuehan ho namin ng mga documents na hindi po akma sa lugar. Una po, Meron po silang legal battle sa city government. So ngayon po, ang sistema nila, binigyan na lang po sila ng city government ng isang taon yata o hanggang December para ilipat dahil po doon sa legal battle na nangyari na sinagot po ng bawat abogado ng kanya-kanyang opisina. Okay. City government at saka sa Moreta. Ganito na lang. So ngayon po, binibigyan na lang po sila ng hanggang December po yata together with the Meridian para ilipat na po yung kanilang mga bodega sa ibang lugar na kung saan yun yung zoning ay nakaakma sa negosyo nila. Kasi tignan mo, Chairman, kung hindi mo pa nalalaman, may mga video ako rito na pinadala ng mga residente, biyak-biyak na yung kalsada mo dyan, sa bigat niyan, hindi yes, kasi... Sir, makinig ka muna. Biyak-biyak na yung kalsada mo kasi hindi talaga pang industrial yan. Hindi kasi talagang puntahan ng mga malalaking truck dahil residential at commercial yung lugar mo. Number two, maniwala ka sa akin, sir. Ilang taon na ho kayo, chairman? Okay, sabi ko nga, sir, hindi lang naman nangyari sa taon na ito, sir. Yan po ay way back. Ako po ay bagong punong barangay. Pwes, ganito ang Sir, ako naman, ha. Pwes, ganito, sinasabi ko na sa iyo, huwag mo nang i-renew yung barangay permit. Pwede po ba, Mr. Chairman? Okay, sir. Actually, sir, talaga last na po yan sila kasi po ang binasihan din po namin para mag-issue ay yung order ng legal opinion ng city government na sila po ay binibigyan na lang din ng 6 na buwan para po tapusin yung kanilang negosyo sa lugar na yan. Okay. So, yan po ay talagang next year. Wala na po talaga yan dyan. Ay, dapat so, lang kasi ang sinasabi sa akin ng city hall, sir, dahil may permit at ito yung sinasabi ng kumpanya, medyo sinisisi kayo, na sinabi, in the first place, bakit kami inisyuhan ng barangay kung hindi kami nararapat doon? Kasi raw ang kanilang contention, ikaw ang nasa ground, ikaw yung chairman, alam mo yung kapaligiran mo, kung sino yung mga nakatira dyan, sana naman, kinonsulta mo muna yung mga residente, sila Aling Esperanza Boutique Offer, may-ari ng Munting Paraiso Hotel na, okay ba, magtayo dito ng container yard, hindi yung issue kayo ng issue dyan,
Mr. Chairman, ng ika nga permit. But anyway, sinasabi mo, hanggang December na lang yan, August 6 na buwan, sige, pagtsagaan na lang. Mr. Chairman, maraming salamat. Okay, wag, sir. Renewal po ito, sir. Oh. Ay, wag nyo nang i-renew. Okay. Wag nyo nang i-renew, ha? Kaya nga po, sir. Okay. Renewal po yung ano. All so, right. Hindi po sa akin nagsimula yan, sir. So, sinunda na lang namin yan. So, ngayon, okay. Hindi na kami issue ng ano yan. Pumunta right. Kami... Oh, wag mo nang isyuhan ng renewal, ha? Intendes? Okay, sige, tapusin na lang po natin ito. Actually po, dapat mo lang tapusin, Mr. Chairman, dapat mo lang tapusin kasi residential po yan, hindi po industrial. O ano po? Sige po. Po, sir, sa isang punto po, sir, sino ba nag-issue ng US permit? Kasi nagkamalay ho kayo dahil sinundan lang ni Mayor, hindi ko alam. Tawagan ko rin si Mayor Byron. Mr. Chairman, gay jundangan, wag nyo nang i-renew yung permit. Entiendes po? Zoning. Apo, entiendes? Sir? Sir? Wag na natin i-renew yung permit yan, ha? Sir? Thank you po. Okay. Okay. Sige. Parang hindi ko maintindihan ni... Ano sinabi? Hindi nga, Romay, kasi sinasabi ng zoning department, City Hall, inisyo ni Chairman. Ayun ang sabi ng abogado ni Morete. Moreta, inisyuhan kami ng barangay permit. Oh, Ma'am Esperanza! Yes po. Narinig mo, hanggang December lang. Tiis-tiis na lang muna, ma'am, ha? Opo. At dandyan po siya sa December, tawagan nyo kami. Pupunta, ako mismo pupunta dyan, ma'am. Ha? Okay, thank you very much po. Ay, huwag ko muna kayo pasalamat. Hintay natin pag nagsara na yan, ha? Alright, salamat po, Ma'am Esperanza. Aha. Okay. Sige. Pagka available si Yusek Dinyo, tawagan. Ano ba naman ni nag-issue siya ng barangay permit, dapat hinarang daw ng City Hall. Pwede ba yun? Nag-issue kay. Pinipilit na. Dapat daw kung mali, dapat hinarang. Hindi yun. Sus Mari Yosef. Yun nga pinagbasihan ng business permit. Pag binaisyuhan mo ng barangay permit, entonces walang problema. Yun ang isa sa mga requirement para inisyuhan ka ba ni chairman na pwede ka magtayo ng negosyo. Sinabi Rono Moreta, opo. Ikaw naman talaga, chairman dang ano. Na nga. Wag ako. Diyos ko po. Siguro baka pang-tansya ko mga 49 years old ito, 40. Magkasing idarang kami nito. Baka ikaw naglalaro ng hole-in dyan. Ako naman gagamba doon sa kabila. Sa may Rojas Street. Wag mo ako subukan. Ako pa, Mari Yosef. Anyway, okay na yan. Okay.